na pwede mag-cancel ng black hole. Speaking of which, nandito na yung Beastmaster. Kasi parang ano naman yun, hindi, wala yung ilang sa'yo. Mag-BH ka, sige, meron kami movie para i-cancel out yung black hole mo. Pero gayon naman siguro gagawin ng outsiders na meron sila dito yung Beastmaster, pwede sila mag-play around sa Inner Beast, Tombstone, BetBoom naman, no? Parang same picks lang din kanina. Deep Enigma. Isa ka ano din eh, Daddy A, kung maaalala mo. I mean, kaya na dapat pinag-uusapan natin na hindi yun yung mga gustong hero natin na pinipili ni DM. Hmm. Diba, gusto natin nasa kanya yung mga Doom, ayan, yung mga Primal Beast. Saka isa pa kasi na hindi ko nagustuhan sa BetBoom, I mean sa Outsiders kanina. Isipin mo, first pick yung Enigma. Wala ka man lang pinili kahit isang hero na pang-cancel sa BKB. Eh, yun. Black Hole na yun, diba? Oh. So, parang the disrespect, gano'n. Yeah. O, di lang, kung baka magising na yung outsider sa game number 2, para warm up pa lang naman. Eh. Mahirap lang, syempre, pag na-down ka ng 2 games, medyo mahirap. Oo. Kailangan nila ma-bounce back to para maitabla ng 1-1. Pero, who knows, kung anong mangyayari. Pero, guys, yung mga natalo ng game 1, pwede pa kayong humabol ng bet sa rivalry. Yes, ayan na kayo guys dito sa ating Best of 5, yung series natin na to. So, ayun na nga guys, ulit, syempre, ang mananalo po sa Best of 5 na to ay papasok doon sa ating last spot for the regional qualifiers. And yung matatalo naman is magkakaroon sila ng last chance qualifier. Pero, ayun nga, ang good news doon is yung second saka third place, which is yung Navi. Pangkapunta pa rin sila ng DI, di ba? Maglalaro sila doon sa last chance na yun. Ano nga? Ano ba yung last chance na yun? Lahat ng region? Last chance? Rumble sila lahat? Parang merong... Oh, parang siguro may group stage sila, tapos yung top 2, ganun. Tapos siguro, yung tingin ko, or baka gawin nilang bracket ulit. Naka-bracket siya, tapos yung papasok na dalawa, sila yung, yun, makakapasok talaga sa... Pero maganda yun. Final teams. Maganda yun. Dati, ang alam ko yung spot na yun, parang ang tawag yata doon, wild card eh. Wild card, pero ngayon, tinawag na lang nilang last chance. Last chance eh, no? Ayan. So, tignan natin guys, after today, meron na tayong makikitang teams na, kumaga unti-unti na makukompleto. Ayan, yung mga teams natin for the international, which will happen in October, Diyos ko, Lord. Sobrang excited na. Saka, ano yun eh, talagang buong araw, no? Buong araw ka manonood ng Dota, seryoso. Pero okay yun, kasi minsan lang naman mangyayari. Eh. Lahat ng team magbabakbakan. Eh. Oh. Pasko ng Dota, yung tinatawag natin dyan. Nako, easy ito. Nakikitaan ko na ng ganda ng kasagot ng outsiders based dun sa drop ng BetBoom. Ang ganda ng respondi nila rito. Ah. Yeah. The TB. Kasi kung titignan mo din yung lineup dito ng BetBoom, pero nga Burst. Diba? Meron silang set up. Marami silang disable. Bala na ganyan yung burst. Kasi pag TB ka, as much as possible, gusto mo ma-burst tong hero na to, di ba? Bago siya either makapag-pop ng BKB, makapag-sander, things like that. I mean, you already have a disable, pero it's a... The question is, yun yung hero na... So, Pudge ni Dahak, no? Yeah. Nilaro naman na ng BetBoom to, I believe, yung... Pudge na to. But I just don't know how... Wait, so versus... Bandazzle? Tingin ko sa outsiders? Parang... Oh, I mean, for sure. Kailangan mo iba niya ma-sustain hero. Pero you're going against Beastmaster saka sa Rubik. How is that lane? So, Underlord yung binan. Okay. Viper, ayaw na matchup rito ng Pudge. Pwede. Tayo siguro matchup ng DP sa mid lane. Na pa ba mga pwede? Wala nang Lina, wala nang Viper. Siguro okay lang naman yung BetBoom kung Queen of Pain eh. Pero kailangan nila ng carry ah. Yung BetBoom dito. I mean, carry si Pudge, pero kailangan nila ng hero na magiging yung follow-up damage nila kay Pudge.
ano kaya, ano? O stick sila dun sa lineup na sama-sama gaming, tapos play around sila sa may DP, sa lakas ng punch, parang gano'n. No? Kasi syempre, ano eh, pwede pa din kasi panigurado tong Enigma na to, hindi na to core support na to. Tama. Enigma 5 siguro to, 4 Earth Spirit, tapos yung DP, adjustable. Adjustable, pero pwede siya maging offlane, tapos pili ka ng mid laner mo na core, mga TA, Lina, mga ganun. Ano ba bang pwede? Yung mga hero. Eh, lang ang kinaganda rito talaga ng flexible na pick eh. Pero siyang i-adjust. Siyempre, may Rubik. Ang ganda ng counter, no? Rubik, spell steal, tapos meron ka ritong Beastmaster na Roar. Sa pamilang problema ko rito, siyempre, DP. Medyo yung match-up niya sa may Terror Blade eh. Kasi yung DP, diba, gusto niya yung isusugod mo yung sarili mo. Siyempre, yun naman ang gusto ng Terror Blade. Lumapit ka sa akin. Right-clicking kaya. Mamatay ka talaga dyan. Yeah, saka hindi na ganun si level 1 DP. Bumagal na rin yung mobility niya. Ayun, isa pa yun. Meron ka pa rito ang katulong. Meron ka pang buff ng Inner Beast. Tapos syempre, meron pa mga zombies sa Undying, Soul Rip or Heal. Tingnan natin ha, kung paano mangyayari. Mm-hmm. Okay, magiging Snapfire? Snapfire? Okay, so, oo. Ay, oo nga, no. Mid nga pala, kulang ng outsiders. So, I guess kasi ano, kailangan nila ng ano, ng damage. Pag let's say, may na-roar, may na-lift, diba? Kailangan mo nung heavy burst, which is, ayan yung Snapper, maganda rin yung cookie. And then yung ano din, yung shard na cookie ni Snapper. I actually really love that spell. It also heals yung parang, hindi, yung shard lang, yung shard, hindi yung aghanims. Hindi, may blab yun nakasama eh, diba? May, yung shard na ngayon, bago na. Yeah, yung parang yung cookie niya, tas mas malayo na yung range, di ba? Things like that. It's actually really fun na laro ko. Anong una ko pang ginamit? Eh, sabi ko, ang layo na pala ng talon nito. Oh! Ano ba to? Magkasama ba to si Sniper saka si Snapper? Actually, di ba pareho silang ano? Grandpa grandma, no? May sasakyan nga lang si Snapfire. Mm-hmm. Actually, if you look at it, walang tumatalon side na outsiders. Mm-hmm. I mean, yeah, Snapfire, yung cookie, pwede kang patalonin. But I mean, like, they don't have a hero that, like, jumps in or, you know, can punish his sniper sa backside. So I think that's a good thing. For BetBoom. Diba? But this hero is very squishy. Isang lift ka lang, isang roar ka lang, you know, if you get out of position. Saka kasi isa pang umay kay Sniper is, siya din yung ano eh, taka-right-click nila ng Tome. Isa pa yun. Diba? When you're right-clicking the Tome, you're putting yourself kind of exposed. Kasi nakita ko ilang beses na yun eh, na kapag right-click mo yung Tome, medyo, syempre, i-ignore nila depensahan yung Tome. Babypass nila yung sniper na pag napatay mo na yung sniper, it should be a smooth sailing for, what's his face name? For outsiders. Pero, yung BetBoom naman dito, kapag yumaman yung fudge, this is gonna be a really good sniper game. Dami niyang protection eh, di ba? Meron kang frontliner fudge, meron kang protection dun dalawang supports mo sa backlines, di ba? Kung go-goin nga naman nila yung sniper, if ever available yung black hole, pero sila rin sila makot off guard. Pero maganda nga no, sniper pick, no, nakikita ko rito, no? Oo. Lalo pag nagkaroon ng item, lalo yung mga frontline, especially yung lane dito ni Dax. Diba magiging kalinya rito, Beastmaster at saka Rubik? Saka maganda si Pudge eh, versus sa mga illusion heroes, diba? So kung yayaman si Pudge, you know, he's really great at invading your jungle. Isa pa yun. Same strat, leaning, ha? Leaning phase. Same strat. I think leaning phase, feeling ko doon pwede magka-problema yung BetBoom dito. They don't have the best. Pero so Nico, wait, 5. 5 DP. Never mind. So ang in-offlane pa rin nila si Enigma. Na-nerf yun. Mayroon ang matagal na nerf dun sa EXO, di ba? Sa buildings, in damage, di ba? Tapos na-nerf din yung attack speed. Okay. So na-force out yung DP na mag-5. Wala. I guess, punch naman yung kasama niya. So I guess that's okay. Di ba? Parang wala ka ng no choice, no? Yeah, kasi ala, sobrang ito yung ano eh, yung nerf kay DP, ang pinakatinamaan, support DP. Support DP talaga. Hook.
Cheap. Taga lawa ba? Tatlo na kuha, makukuha ng BetBoom. Tatlo yata makukuha ng BetBoom. Okay. Parang, tatlo. Ganda na start nila. Pero ano mo si Roger, no? Yung itemization niya rito, no? Same doon kanina, no? So, pablock ulit ng dalawang camp. Hata, yes. Parang ganyan yata yung plano nila. O, isang camp lang, rather. Isang camp lang pala muna. Dalga nila yung isa. Isa, ang laking ano? Ang laking... Ah, hindi. Pool. Dalawa nga. Ay, GP... Wait, oh! Oh! They actually put Rubik mid. Hmm. Tapos, Snapfire support. What? Malulugi sa range, no? In Snapfire? Oo, panigurado. Eh, pero ang kagandahan kasi ito sa Rubik. Rubik has actually pretty decent range. Tapos maganda din yung lift niya. Diba, you have Fade Bolt. So, you don't... Fade Bolt? Fade Bolt. So, hindi ka ganong nabubusi ito sa right click ni Sniper. So, yeah, this could work out para sa side ng, ano, ng outsider. What about yung itemization rito ng Rubik? Ano kayong mga bubuoy niya? Going for Ags kagad? Ganun ba? Yung iba... They usually want to go like yung early blink. Bezel type yata to. Ay, oo. Nakakuyo sa kanya yung urn. Para siguro sa Pudge. Oo, tama. Diba? Kailangan nila yun. Oo. Makes sense. Kailangan nila yun. Yes. Hmm. Yeah. Huh. Kasi in the end of the day, ano pa din naman to eh. All in pa rin naman sila sa Terror Blade. Ayun naman yung DP. 285 yung movement speed. Tinira ka ng board, naging 256. Paano ka makakalapit sa BM at saka dito sa akin? Ala, hindi talaga. Maharas pa siya. Pero at least diba, free farm itong CC Pudge. Oo, kasi kaya, ayun nga eh, yung board ka, pwede niyong i-hook, diba? Yeah, kahit ini-slow ka. Pero si DM also should be fine dito sa lane na to. Pero I think kasi maganda yata yung kill potential din ng BetBoom dito just because they have Snapfire. Diba, pwede mong i-cookie yung boar, tapos yung best target mo, syempre si DP pa din. Kailangan rin mag-ingat ni Suneiko, no? Kaya tinan natin, no? Syempre kailangan naman protectahan dito ng 5, syempre yung core mo. Pero ito mga kaibigan, si Ramses with the Metamorphosis, plus yung Tombstone, eh na-zone out nga nila itong Enigma, kaso mababasag lang yun ni Roger, mga kaibigan. And... Yeah. Earth Spirit will chase. And this is the difference between game number one, ano? This is a much stronger laner, si Terror Blade, for sure. Oh. And hindi ma-afford ni Roger na mag-rotate too much sa mid lane. Kasi syempre yung Enigma mo, binadive sa Tori. Diba? Medyo mahirap. Pero yun din, mas maganda pa din yung ganking, syempre, ng BetBoom just because you have Earth Spirit. Mamaya malalaman natin yun, lalo pag level, panabas yung power runes ng 6 minute. Siyempre, may kalaban ka ng undying sa lane, medyo nakakairita nga namin talaga. Yeah. At least bawas yung tool lang TB. Wala down yung kanyang metamorphosis. Yes. Makuha pa ni Roger yung bounty. So, that's really great para sa kanila. Hindi ko alam sino nakakuha sa Radiant Heart yung bounty. Pero yun, I think... Kung pag sinabi mong outsider, si DM din talaga yung talagang tumatatak eh. Sa mga rason kung bakit sobrang dominating sila or madali nilang na-execute yung layout nila. So, I feel like this time around, kailangan mag-step up ni DM dun sa hero niya. Siyempre, yung hero naman niya kanina, he can't really blame him, he can't do as much. Pero with the Beastmaster, he should be able to put a lot more pressure sa side ng BetBoom, diba? Sa kasi Pudge type of hero na ayaw niya naman nag-i-stay ng sobrang tagal sa lane. So, pwede ma-take advantage yung TM yun, diba? Makakuha siya ng Tori, and then, pwede nilang, yung Scout Hawk, actually, it's one of the great tool para makita mo yung positioning yung sniper. So, yun, no? Take mo rin yung space, no? Yun naman ang ginagawa ng Beastmaster pick, eh. Usually, kaya mo naman ginagawa yun. Pero snipers, all about her. Grotate rin yung mga supports, ha? Dito mukhang, yung Earth Spirit. Marami nagsusupport dito sa BetBoom, ah. Oo, eh. Go Uncle Lard daw, ah. Uncle Lard. Yeah. Isipin mo, pag na-2-0 ng BetBoom to, nag-plus 1 ka sa BetBoom, panalo ka na! Oo. Oh. Diba? Oy! Sinipa, babalik! Kaso nga lang, meron tombstone dito. Si Lard, medyo na-expose yung kanyang sarili. Inahabol siya rito ng undying. Into the high ground, kasi TP out lang rito yung magiging sagot. Tapos si Roger, nasabi yung boots, kaso sinahabol siya rito ng zombie, kaso
May TV ba ito? May TV. Highly mobile eh. Ito na yung mga zombie. Pero nahabol pa rin siya ng dalawa. Medyo masakit! Ay! Hindi mahabol. Yung mahabol yung pitbull. Ay, that was so close. Pero, yun na nga. Mas kita mo naman, mas zone out ni TB yung pangalan nito, yung Enigma compared dung sa Phantom Assassin kanina. So, bata, hindi, pero parang ganun din naman, di ba? Yung outsiders talaga. Madala mo silang nakikita na natatalo yung tatlong lane nila. Di ba? Yung panahong nandito pa si... Si? Ano pangalan nun? Yung Nightfall? Nightfall. Diba? O pang, kaya carry nila dati. Pang mga balagbagan din talaga yung laning phase sila. Mga nagdodon breaker carry sila. Tapos may doom pa na sobrang greedy. Mga ganon. Tapos tri-core lineup. Mga ganyan. Eh, si Nightfall nandun na sa, ano yun, maglalaro na team sa TI, eh, di ba? EG, di ba? EG? Easy ka lang, Mars. Wala pang TI. Ah, wala ba? Ako mo nang kinukall out yung team ko. Quiet muna kami, nagpapatas. Ano, wala pa rin patayan, no? Alas naging... pakiramdaman gaming pa rin, no? Pero nag-rotate dito yung dalawang supports. So, or rather, si Roger pala nito sa may bottom side. Pero, mag-miss yung kanyang gulong. Mm-hmm. Wala naman rito tatamaan. Yes. Ganda ng ano, word. Sa may river. Bosit nga si Roger. Patan niya agad. Yeah, pero kung naman, BetBoom, ang ganda na ganun deep wards nila dito. Kumbaga, parang they're already thinking ahead na kapag umalis si TB sa laning phase, alam mo na agad, i-scout mo na agad yung triangle niya. Naman si Ramses. Parang okay pa rin naman siya sa may top side ngayon, no? Oo. Yeah, she'll be fine. Pero ito ha, speaking of Suneiko, and etong si Roger, the one to bring down yung Yamich. Kaso makakapag-cookie pa nga, kaso masusundan siya rito ng Rolling Boulder. And they have yung Vision, and Suneiko will get yung first blood for the side ng BetBoom. And guys, that first blood is brought to you by Rivalry. Siyempre, don't forget to register at rivalry.com/XC to get up to $200 welcome bonus. Ayun. So, nag-pay off na, Ishi. Na-establish nila na ward dun sa may triangle. Yes, for sure. And they want another one! Yes! And they want itong CGPK. They want to punish itong Ruby kasi merong rotation, nakapag-TP. Plus yung cookie dun sa may creeps. And this Suneiko is in danger pero yata siya mabigyan at mamatay kasi wala na silang control. Wala pang telekinesis itong si JPK and makakapag-survive si Suneiko. At nag-commit pa ng 2-hero teleportation itong side naman ng outsiders. Pero okay lang kasi para spawn na yung rune, ma-deny. Ay, nakuha ni Suneiko. Nakuha ni DP. Pero at least di nakuha ni Sniper, diba? And that's the... kasi kung pag nakuha ni Sniper yun, mapapabilis yung... Siyempre, ipag-right-click yung creeps, yung farming niya, and then baka nakapag-damage pa rin sila sa Tore. Baka nabasag pa kamo nila, maaari na ganun, di ba? And yung kagandahan kapag may air spirit ka, tapos ba yung sniper na sa gitna mo? Kumbaga, hindi ka, as a sniper, hindi ka parang napapwersa na kailangan ikaw yung lumapit doon, may assassinate ka na doon sa likod. Yung supports talaga dito ng BetBoom, sobrang aggressive. Grabe yung galawan nila. Nako po, earth spirit is back nga, no? Especially wala nang mga small camp eh. Kasi bakbakan Dota na eh, no? Kaso merong kinagat si Dahak doon sa may baba. May teleporter sa si Roger. Kaso si DM sobrang lalim niya na doon sa may jungle maibigyan. DM to fall to on the board for the side ng BetBoom. Parang... Masakit! Mamatay yung earth spirit. Oo, yun lang. Ayun lang. Meron sila makakuha rito na gold. 175 juicy gold. Vanguard yata. Yung pudge eh, no? Ito yung ano, Iron Pudge, honestly, yung zombies. Kasi diba, like, una, tiyatanggal yung strength mo. Pangalawa, super slow. Ayan, mamay sa team fight. So, yeah. Si Sniper, kailangan niya ng matinding iteman dito. Pero mukhang BetBoom pa ang makakasecure ng unang tore. Doon sa may top, no? O, wala, malis na rin si Ramses dito eh. Mukhang he's not feeling safe doon sa may taas. Especially si Roger, medyo malikot doon sa mapa. At saka... Siyempre, level 7 yung Enigma. Di rin naman alam ni Ramses kung merong point sa black hole o wala. Mas maganda pa rin natuloy-tuloy yung pag-scale dito ng TB. Oh, yun na silence. Na, yes, na silence. Tapos sinipa. Kaso kinuki. Etong Dead Prophet. Naku po! Maling ligay yung napunta ng outsiders, maibigan, and Snapfire. Going to the left side. Right side naman si GPK. Pero mas they are eyeing dun sa target na mas mataas ang value rito, Ishii.
Gusto nila na mas maganda yung ROI, mga kaibigan. Siyempre, nag-commit ka na nga ng rotation dito, eh, no? Laurel coming in. Pinasan na dito yung kanyang right-click damage. Kumakaway na lang itong si Roger. Sinipa underneath the tower at si Laurel sa kanyang sniper will get that kill. Yo. Okay, okay. So, yeah, so far so good for the side of BetBoom, no? Yung rotations mo talaga nila. Magsi-6-point DP. Pag namatay siguro yung catapult, ayan, level 6 na. Wala silang wave clear dito. Ang hirap, naku po, outsiders. Na-group upan na naman sila. Oo. 1K network lead coming from the side of Team BB, so BetBoom. At nakabasag sila ng tier 1, so mid lane din, ganun din na-pick up nga nila. Same scenario, no? As doon sa may game number 1. Ito si Roger gugulong sana sa mukha rito ni JPK pero wala siyang aabunat ang dadatnan. Oh. So they're heading doon sa may jungle. Mukhang wala naman sila yata. Ah, magre-respond na yung mga creeps dito. Naku po, madidin na yan pa nga si Ramses na pwede nga niya ma-farm. Inisip ko nga kung magiging enough ba yung damage ng outsider na pag-roar into Mortimer's cases? Pero to, speaking of roar, roar sabay Mortimer's cases, is she? Kaso nakapag-dismember, nakapag-sustain si Daak, nakabaka pa mga ibigay ng DP, kaso nga lang too much damage has been taken. Ito na Daak, damay civilian pa nga rin itong si Suneiko, na slow down nga siya. Yung Scatterblast, plus yung Zombie rito mga ibigay. And 2 down doon sa may baba. Maganda lang yung idea ng DP, gusto niyang bumakap, kaso nadamay pa siya sa may bottom side. Mukhang tower, makakakuha rin itong side ng outsider. Yeah. Eh, kasi mahirap eh. When nothing is happening, especially sa offlane, ng outsider is much easier side ng BetBoom na mag-group up, diba? Pero, yun nga, since binigay na force nilang ibigay yung tori nila sa mid lane, yun na to. Kasi kailan ko pa iniisipin eh, ang tagal kasi ng level ni Yamit, yung Mortimer's cases niya, kaya hindi pa rin sila makagalaw sa mapa. Nice Boy. Lift! Yes, oo nga. Cookie. Ay, wala. Tumblers to eh. Kasi cookie out. Si Dahak dito lumalapit. Merong haste rune. Lalo sino makakuha. Pero ha-atake na itong Undying mga kaibigan. Rather, ha-atake nga yung Undying atake na itong punch. Pero dismember. Economet doon sa may Rubik. GPK is down. Kasi si Laurel doing the right click damage plus yung stun. Kumonekta. Dito sa may UD. Scatterblast for slow. Soul Rip nga rin. Papatagalin lang yung pagkakamatay rito ng Undying. Pero still. Yung Undying tinanggalan ng UN. Double kill. So rather, dalawa pala yung napatay rito sa side ng outsiders. Yeah, I'm not sure what... Roshan? I'm not sure what was that move aside ng outsiders kasi yung move nila sa mid lane, pabuhay na yung edge. Pangalawa, they didn't have all their spells available so ang panigurado, matagal yung magiging patay nila doon kay Sniper. So ayun nga, nangyari, napasama pa tuloy yung attempt nila, nakuha na pa sila ng ilang heroes, diba? Very costly. Namatay na yung dalawang heroes nyo, makukuha na pa kayo ng Roshan. Naku, first Roshan of the game, tapos hawakan niya ng punch. Okay, no. Malayo-layo pa naman, no? Sa kanyang ganim scepter, kaso nga lang, nandun na yung paisa-isa na eh. Yung magandang components nila for team fight, meron na silang raid pack for the Enigma. Yes, ayun na nga. Yung group up talaga nila sa gitna. Yung mga supports eh, ayun yung difference ng supports ng outsiders eh. Mas ma-rotate yung lineup ng... Ay, naku! Oy! Mirror! Wala, hindi na ba? Wala. Wala pa din siyang ano eh, dismember eh. So, hindi niya rin makakagad. Hindi niya rin ma-hold. At least na-force sila yung rotation doon sa baba. Uy! Spot yata sila ng hook. Yeah, under the vision. So, alam nila malayo pa yung... Paalam. Okay, they want itong si Dahak. Nandun yung nandun rather yung Mortimer's cases mga kaibigan. Kaso silence is up plus yung exorcism. Tinutunaw na yung buhay ng mga support sa may backline. Sabang itong si Pad, sobrang unat. Nandun pa underneath dun sa may tower. Meron siya rito ang raid pack. And yung outsiders namatay na rito ng dalawang supports. They weren't able to finish yung kill. Ay. Did they think na magiging enough na? Pero kita mo talaga yung outsiders dito. Ayon nila magbigay ng masyadong maraming kill sa side ng Bev. They don't wanna make... They made, kumbaga, a small mistake. Hindi nila napatay si Pudge. But they don't wanna make the fire bigger, kumbaga, dun sa engagement na yun. Kaya nag-out na lang sila, naging casualty na lang nila yung dalawang support. And they're hoping that Hebe will be able to carry them dito sa game na to. O, so pag nagsabay-sabay yung item timing rito ng BB, kaya ba ng... Terrorblade.
Yeah, sa kami black hole kasi eh. Like yung BetBoom dito, parang ang pwede niya maging trabaho lang is i-commit lang niya yung black hole niya doon sa TV and that's it. And speaking of, gusto kong i-commit. Meron silang information kung nasaan yung Terror Blade. They have yung vision doon sa may staircase ha. Sinusundan na nga siya rito ng... Hook! And ako po! A nice mate hook mga kaibigan from the hack. And straight doon sa may Terror Blade. Di na kailangan yung black hole! Grabe naman yon. That soul observer word predicting yung movement ng TV. There you go. So, yeah. Really nice gameplay sa side dito ng BetBoom. Grabe naman si Dak dito. From Mr. Nature's Prophet to Mr. Mitok. Immediately, mga kaibigan. Kaso, ito na nga si Roger. Advancing. Dismember. Pulling back. Atong si Rexar. Kaso, DM with the roar. Eh, ganamit niya na sa may Death Prophet. Kaso, hook! Nag-mintest doon sa Beastmaster. Pero parang napaganda pa. Nauli nga nila yung snapper. Pero sinumala na yata sila itong pang-cancer ng TP. Talikod? Yes. Silent si Roger, mga kaibigan. Kaso ready yung backup dun sa may backside. Yes, yeah, so yung kanyang Go Scepter, Rolling Boulder will connect dito sa may Undying. Kaso na yung responde. Let's see. Enigma habing yung kanyang black hole. Pero sinusundan nga lang ito yung Undying. Pero merong silence na ikinumit. And let's see, there she's still chasing itong si GPK underneath dun sa may jungle. And they found. Yes. Yung black hole lang para hindi na makatakas. Nandun yung Mortimer's Kisses given yung magical damage. Kaso hindi pa rin sapat para mapatay itong DP. Uy! Medyo nag... Nako, nag-iisip nga siya kung magkukuki, no? Oo, oh, yung creep, pwede. Ayan yung TV nila. Kaya ba? Ay, oo. Nag-commit rin ng TV itong si Ramsey. Sa mga item na nun? Not sure. Actually, hindi ko pa nakikita. Kaya napatahimik yun eh. Hindi natin napapansin. Besides sa pagkapatay sa kanya sa hook nung sa Pudge kanina, actually, we haven't seen itong items ni Ramses. Pero okay naman, dikit pa rin naman sila ng net worth ng sniper. Which is good, actually great news para sa side ng sniper ha. Kasi typically, mas mabilis mag-farm yung TB just because he has a farming tool. He has illusion, reflection, whatever, metamorphosis. So typically, he is much faster in terms of farming. But since yun nga, pag Mardas, ang laking space na rin na-establish ng BetBoom. Kaya ayan, dikit yung net worth nila sa ngayon. Woo! Amanta pa lang sa ngayon. 5k net worth lead. Ladies and gents, we're the side of BetBoom. So, ang susi lang ang pinaka... totoo naman, ang winning condition talaga nila dito is yung Terror Blade. Yeah, so hindi pa naman natin nakikita yung teamfight na nandun si Ramses, diba? Yeah, isa pa yun. I guess you can also say the same thing kay Sniper. So, pero... anong value kaya ng mid lane? No. Ano magiging bagay nung mid lane Rubik nila? Yung the fact lang na pwede mong manakaw yung black hole. Mm-hmm. Diba? I think, so you're gonna be a better Enigma. Yung hook din, pwede mong ninokin. Yung Silence, Exo, you know, mm-hmm. There's a lot of spells na pwede mong kunin sa side ng BetBoom. Mm-hmm. It's just that, yung lineup ng outsiders dito is, since hindi pa mayaman si TB, they don't have a frontliner sa side nila. Mm-hmm. So this hero ni Ramses, kailangan niya magpayaman. He needs to be that hero that will frontline for his team para magamparan ng out, para magamparan ng mga backup, yung backup nila. Nako, silence yung DM. Si DM dito na uli. Stun will connect. Coming from the Earth Spirit. Here comes the exorcist, yung mga kaibigan. Eto si Nego malilip up. Kaso nahatak si GPK! Eto na nga sila, nagkagulo na mga sir. And unang casualty, which is yung DP sa position 5 para sa side ng BetBoom, pero nagko-call sila ng back. Okay, sumama na rin doon si Ramses. Roger will come in. Kaso si Lord nakakuha rito ng double kill, ha? Medyo hindi napapansin sa team fight. Come from the back lines nga rito. He got yung triple kill. Come sa may sniper. At ang trabaho lang nito ng Earth Spirits magbigay ng information for this sniper. Ano si Ramses, kailangan niyang i-close yung gap. Kaso na lip, Spirit Vessel, ultra kill for the Terror Blade. Ayun lang. So, nag-matter. Yung sinasabi nga ni Ishii na paano kaya mangyayari kung makita na natin yung Terror Blade na sumama sa team fight. So, ultra yung naging result. Yeah, saka, ayun din talaga yung kulang nila eh, sa isang team fight eh. They just need that frontliner, di ba? They need their carry, the frontline. But ang layo din kasi ng dahil ni Soneko eh. They also were fighting under yung Satome nung Undying. Ayan, ang tagal din. Tapos yung Pudge. He actually bailed out. He TP'd to the base. So, I'm not 100% sure kung ano pang binabalak ng BetBoom dito while they're trying to fight. Pero sila kasi, guys, free hit ako, di ba? Nakuha niya na si DM and they're trying to grab more kills. Pero,
wala. Ang ganda ng dodge ni Ramses dito eh. Oh. Dodge niya. So wala. Na-caught out of position na siya. While yung GPK, ayun, eh, nahabol ng zombies. This is what happens also when you don't have a mobility hero. Talagang mai-slow at mai-slow ka nung undying zombies. Wala eh. Wala na rin siyang, wala na rin save sa kanya rito na mga supports eh. Kulang na. Kailangan pala nilang, siguro kailangan din unahin ng sniper yung I mean, tombstone. Ang problema, no? Tama, sabi mo kanya nang isip. Pag inuna naman yung tombstone, reveal yung pwesto niya. Yeah. Hindi, sa hindi. Bakit sila lumaban? Wala ng Pudge. Like, Pudge, he was like, one of their tank, their frontliner, hello? Yung sa kabila, na, present yung frontliner nila, di ba? Yung TV, yung Pudge mo, nag-bail out na, nag 1-2-3 na. So, mga 100% sure kung ano pang pinaglalaban ng BetBoom. Siguro, feeling ko sa side ng BetBoom, after nila na-pick off yung dalawang heroes ng outsiders that didn't have to chase too far. Kasi layo eh, kinahabol-habol pa nila yung TV. Kasi, papak na yung TV sa Rubik eh. They should have just let them be. At siguro wala na pasubo na no. Siguro akala ko connecta yung rolling ball. Si Roger. Oh, yung nag-call si Roger. I can stun lone elo na si Rubik. Lone na si Rubik din eh. Pero Rubik yan eh. I can roll siguro. Ayun, baldog. Pero syempre, kailangan naman nandun na rin yung sniper, di ba? Medyo awkward na yung kanilang position. Ang dami nilang kalaban doon. Kalaban din yung mga zombies, Diyos ko day. Hoy! Nice catch! Tinulak doon sa may meat hook. Okay. May kalaan nila patayin rin itong dragon na to eh. Okay. Na-pick up sila rito ng Beastmaster. O mga next big items na pwedeng maging game-changing sa teamfight. Oh! Yung Blink Dagger from Rubik. Diba? All of a sudden, you can like, initiate the fight. Mas madali ka makapag-steal ng spell since you have a Blink Dagger. Kasi typically, ano eh, kapag habang nakikita mo yung Rubik, mas nakikip in mind mo na tawag dito na gamitin yung mga small spell mo agad after ng big spell mo. Pero pag di mo nakikita yung Rubik, ayan na. Bigla kang magpapa-black hole. Kala mo walang Rubik, eh may Blink. Naninokan ka tuloy. Oh, eto na. Meron na Skadi yung kanilang Terror Blade. Yung Pudge, kapag nakapag-BKB, this is could be quite problematic kasi all of a sudden, wala siyang pakialam sa Mortimer's Kisses and pwede siya na mismo yung rumi-click doon sa Tome. Oy, nalip! Nahuli nga nila, paso mami, may talk nga rito nakakampi. Another, ano, spell na nasayang rito for the side of outsiders. Mortimer's Kisses. Yeah, that's so, huge. Tombstone din. Oo, saka ano din eh, may gem na rin pala, yung BetBoom dito, so as much as possible, alam nila na okay, walang hawk under na nag-i-scout sa atin. Isa pa rin kasi yun eh, sa isang teamfight, diba? Minsan, if you have a better vision, it's much easier for you to go at a hero na gusto mong gawan. Kasi makikita mo agad si Sniper, makikita mo agad yung position ng Enigma. So, since you have the gem of true sight, mas ma-i-scoutan mo yung vision ng kalaban. Especially yun nga, kung may invisible na hawk na lumilipad-lipad. So talagang kina-cancel out nila yung vision, no? Na meron yung side ng outsiders dahil Roshan is up. Level 1 na exorcism pero okay lang naman dito na i-commit. Roshan yeah. Number 2. Meron dito yung shard. Support also. So you're okay. It's not the biggest spell na wino-worry dito ng BetBoom. Pero sniper! Kapag nakapag-ages, iwas ang outsiders muna sa mga susunod na minuto. Kaya napunta yung shard sa Pudge. Sa sniper pa rin? Sniper pa rin. Sniper pa rin. Wala eh. Pag-core ka talaga eh. Akin lahat! Pag-position 1 ka, you know? De, it helps out yung network din. Saka, kumbaga, it gets you to a really strong point, diba? Siyempre sa isang game. TB, I think you will need some kind of item na makakapag-close sa kanya ng gap, 'di ba? Para makapunta siya from behind to close to sniper. Like sa mga pero hindi pa siguro ngayon, baka mga fifth item niya na or mga ganong item niya na. Overwhelming sweep blink, yeah, no? Yun, mga ganun. Sweep blink terrorize, ay sweep blink tapos yung nakukuha sa Aghanims, no?
kung yeah. makuha nila yung Roshan. Pero for sure, yeah, BKB will be great kasi you don't wanna... kasi ang daming silence eh. Ang daming silence, tapos baka mamalipis ka pa, di ba? So, yeah. Para full force ka na sa next team fight. Ah, sa punch pala yung Aegis. Oh, yeah. Sa, oh, nga, no. Okay. So, next move nila rito. So, dadalas na sila ng team fight hanggang mag-war off yung... Aegis. Aegis. Ang mahirap kasi lumaban oh. eh. Hindi mo makita paano kung nasa niya. Hindi mo dalawang beses mo mapapatayin yung punch. Yeah, that's... sobrang brutal nun, Diyos ko, Lord. Parang, pero kinaganda lang dito sa side ng outsiders, no? At least merong nangyayari sa kanila all around may map. Nakapag-farm, nakapag-push ng wave dumang sa bottom side, mayroong snapfire, sa taas naman, meron ka ritong Rubik. Pero ito naman side ng BetBoom, sama-sama gaming lang, may gitna. Yeah. Pero, bigay na tong tier 2 tower. So, ayun nga eh. They have Beastmaster, diba? So, maganda rin yung mobility nila. Speed pushing. Ayan. That's okay! Ooh! Mabilis. Na lang. Inabot, Sipa. Meron silang consolation rito. Silence, yes. Naalip pa nga rito ng Rubik. Kaso merong assassinate. Ay, hindi. Ani na nga ginamit. Hindi. Ilagan lang ng crosshair. Oof, Ether Lens na rin itong si Rubik. So, it's gonna be much easier for him to steal some spell. Siyempre, sa side ng BetBoom. BetBoom naman dito looks... and then, even if na medyo ahead, yung BetBoom dito in terms of map control, it's not gonna be easy to steal to siege high ground. Kasi yung pinaka-hero nila na pang right-click nila is going to be Sniper. Diba? I mean, yeah, you can put a DP, pero kasi andali lang patay ng mga heroes na yan eh. Like, at the same time, si Pudge talaga yung pinaka-threat nila. So, as much as possible, syempre yung BetBoom, gusto nilang lumaban sa low ground. And then, siya yun nga, manalo siya sa team fight, and then dun sila mag-high ground. Pero in terms of like AGs, let's say, buhay yung parehong side, sobrang risky para sa kanila na humay ground. Pero to, no, yung outsiders, dumadudge lang sila rito ng team fight. At least, kuwalan tayo ng mga need natin na makapag-farm, makapag-pick off ng item na kailangan natin sa team fight. Rubik, ano na bang next item? Ah, going for E-Blade. E-Blade ba? Oo. Mm-hmm. Yeah. Maganda rin kasi siyang pang ano eh, pang disrupt mo dun sa sniper, di ba? Pwede mo siyang pang save sa kakampi mo, di ba? Kung dire-diretso ka na siya shotgun. Ano? Paano nila mapo-force na lumaban ito ng outside? Pero hindi, nag-group up pa kasi may... 50 seconds, natin. Yeah. Patapos na. May group, may BKB yung kanilang TV. Pero meron na rin BKB itong Pudge. But they have Roar. So, hindi siya pwede makapag-BKB TP out lang kung mahuli nila. Pero yun nga, outsider, they're just taking advantage of the fact na patapos na yung Aegis of Immortal. So, they're trying to catch kung sino man yung naggagala sa side ng BetBoom. May Lincolns na rin yung ano? Enigma. Ay! Pero wala siyang BKB ah. Hmm. So, ang dami rin kasing long range spell. Yes, itong opener nga na rin, magpapakita si Daha. Kaso 17 seconds bago mag-war off yung kanyang Aegis of the Immortal. Nandun nga lang yung Tombstone. Let's see mga kaibigan, di yata muna nila papatayin na itong Pudge. Mapu-burn out yan muna nila. Okay. Hindi mo mapatay nung ano, nung zombie. Yes, plus yung Spirit Vessel. Kaso si Roger diving into the backlines, giving information for everybody sa side rito ng BetBoom. Yes, yung kanyang Ghost Scepter, kaso umabot siya rito kay DDM. Save gamit mo sa may mate to crap. Punta pa sa low ground, nabuhay pa si Roger. Kaso nandun yung Mortimer's Kisses. Here comes the Pudge. Chasing itong Snapfire. Snapfire is down. One, oh, isa pa lang. Yung nagiging casualty. Kaso here comes the Black Hole. Stolen Black Hole into two. Mga kaibigan, gamit mo rito kay GPK. Kaso namatay yung kanilang Terror Blade. Lift plus Mate Hook. Oh no, this Pudge is doing it. Ultra kill for Lar. Hindi natin napapansin yung Sniper na sobrang pilitin to this game. And, four down. Ang dying lang yung magsusurvive for the side of outsiders. My God! They actually caught si Pudge. Like, ilang seconds na lang yung natitira dun sa Aegis niya. So, yung full duration ng BKB ni TB, wala eh. Wala! Yung lang sa Pudge na pa-expire na yung Aegis. Diba? So, hindi naging worth yun. Hindi na naging comfortable din si TB na pumalag pa sa teamfight na yun. And Enigma, actually noticing si TB dun sa backline. Yeah!
nakuha ni Rubik yung black hole, pero I think nagkamali din yata si Ramsey zandering yung low na enigma. Oo nga, no? Balikan nga natin, no? Sinigit na din si Roger dito. Like, yung Mortimer's Kisses actually didn't even hit with a lot of heroes. Since may BKB na rin si Pudge, ito ang ganda ng black hole dito. Ah, ganda na pagkakapwesto, eh. Ayun lang. Oo nga, nagkamali. Wala na yata siyang choice. Sana si Dunder na yung kakampi sa likod. Kaso may sniper. Oo, tingnan natin mga kaibigan. Sniper has been caught doon sa may high ground. Delikado buhay rito ni Lord. As meron siya satanic. He will try to sustain. Kaso mamamatay out of 70 seconds. Silence naman doon si Ramses. That's enough yung Sander. Kaso kailangan niya ng protection sa kakampi. Okay, mga kaibigan. 1 minute out yung kanilang Terror Blade. Pero meron silang tombstone dito into the high ground. Medyo matataboy nila yung mga tropan sa side ng BetBoom. They will live at on Pudge. Ang tanong, kaya ba nila ma-brought down? Roger will come in. Kaso natin yung Spirit Vessel. Plus yung Mortimer's Kisses. Pudge is down. At kailangan na rito mag-disengage. Ito mga tropa kayo on the side of BetBoom. Pinorstop ni Roger, mga kaibigan, yung DP dun sa may right side. Kaso natin yung Spirit Vessel. Stolen Rolling Boulder. Meron siyang Gold Scepter kasi it will just buy some time. Meron pa rin magical damage from the side of Outsider. Somehow nakapag-defend sila ng Ishii. 2-4 exchange. Yeah, that's actually a really great high ground defense. Kasi kung, I mean, unfortunate, syempre, napatay yung TB mo. But then again, di ba, na-depensa mo yung high ground mo, not really committing a lot of buyback sa end mo. Plus, wala ding silang TB. Di ba, ang agay na matay ni TB dito sa laban na to. Pero, yun nga, si Sniper, napalalim pala yung pasok niya dun, ano? Medyo sinakripisyon niya yung sarili niya. Pero the power of just home, Daddy A. Kita mo, everybody's low, everybody's running away. They're getting chained. This is Resident Evil. Nakakapot sila ng zombie. They just couldn't get away. Plus yun nga, Rubik, di ba? When heroes are running away, you just become the better version ng ninenok mo na spirit. Whether it's going to be Earth Spirit, whether it's going to be Pudge, di ba? Ang gandang turnaround for Outsiders. Ano yun? Train to Busan yun. Train to Busan. Kaya train to TI, no? Tawa nga, no? Tawa ka nga dun. Yung horror movie nila, train to TI. Pero ayun nga lang, no? Yung tombstone, no? Kanina pa nakagkakaroon ng magandang value into this game. Kaso na-leap. Itong si Roger, he will be punished dito, ha? Mahuhuli. Kaso syempre, double damage nga naman, no? Hindi ko naman gusto. Alam, matagal pa yung Roshan. Medyo kamalasan yung Outsiders dito. Ah, walang buyback. Pero hindi pa naman, ano? Like, hindi pa naman out of the woods yung BetBoom dito. It's not like malaking comeback na agad to para sa side ng Outsider, di ba? Yung positioning ni Lar, kailangan mag-ingat, you know? I think, medyo natuwa yata siya eh. Gusto niyang tapusin yung buhay ng Terror Blade kanina eh. So, napakalapit ng range niya, no? Ginawa niya melee yung hero niya. Pagbalik, nakita na lang natin, katabi niya na yung si TM eh. Siguro naroor yata siya, hindi na natin alam kung nangyari. Nakita ko na may tombstone, ako papatay ito, sabi ko. Kaya nga eh. Gusto niya yata isaksak yung baril niya eh. Hindi niya binabaril sa malayo eh. Hindi siya naging sniper eh, no? Ano ba yung pelikula yun? Parang naging pistol yung hawak niya eh. Lapit niya binabaril yung yung sniper niya eh, no? Kasi bagay, no? Yan ang mga kailangan mo sa zombie, yung baril eh. Pero kailangan talaga unahin, bigyan nilang pansin yung tombstone dito. Oo. Hirap, mahirap, panghirap. And tingin ko okay lang naman yun, yung sa Tom. Kasi kaya mo namang i-handle yun after ng teamfight eh. Sabagay. I think yung positioning talaga ng BetBoom yung pinaka nag-throw off sa kanila dun sa teamfight na yun. Hindi mo naman kasi dun masisi. Kasi syempre down yung mga spells ng Outsider dun. So diba, gusto rin nilang talagang lumaban. Wala, nandun na eh. Kailangan mo nang ipalag eh. Oh, ito pa na yung ganda, no? So, si Pudge, yung sa shard niya. Tama ba yung... May shard na ba siya? May shard na? Pwede niya kayo yung nakampi. Shard, big, shard eggs. Eh, pang save siya. Para siyang snap. Ayun nga. Kailangan yata nila ng Lotus Orb? Side ng BetBoom? Sino bumubuo sa mga supports? Oo. Kailangan nila yun. Hindi, pero may linkin naman sila eh. Oh, Earth Spirit! Testing lang. Testing lang. Gusto lang makikita yung vision. Deward lang. Uy! Same scenario okay na. Hindi, okay. Ay, yung rare! Eh, di nalaban! Kaso, kinain! Ay, ni Pudge! Oo! Oh, sinubo ni Doc! Ay, Diyos ko, Lords! Yeah, that's a really great shard game. Oo, oo, oo. Yung Earth Spirit na lang ang target nga nila kasi mayroong 4-stop.
Sa rolling boulder out, TP into the base. Kailangan niya makauwi, yeah, kundi mamatay siya dyan. Like, dami ha! Roar, Mortimer's Kisses, Tombstone. Maraming kinamit na resources yung outsiders. Nee, pero okay lang yun. Yan, Tom, should be off. Like, soon again. You know, you're okay. Pero yung Pudge kayo, di ba? Hala, meta rin pala. Meta rin pala. Pwede niyang, isave yung sniper. I think that's the biggest problem ngayon ng outsiders kung paano nila sasagutin yun. Kasi, hindi mo kayang i-burst down yung Pudge. So, ang nakikita kong way is maybe if they can like invest on some type of hex, di ba? Or spread nila yung team fight, mga ganong klaseng bike. Kasi panigurado naman si Pudge, he's gonna front 9. And si Snap sa likod lang. So, if they can somehow bypass si Pudge, ayun, tapos malikuran nila sila bago makarating si Dak, ma-burst down nila yung sniper. Kasi malambot lang naman yun eh. Yun, sila manunan ng team fight. Pero yun nga, I think that's the biggest obstacle para sa kanila sa ngayon. Kanino ang aga ng Scepter makupunta? Hindi sila lalaban. Wala silang metamorphosis, wala silang roar. Sa sniper, pwede rin yan. Mabilis na sa sinip. Okay, oo, tama kay Earth Spirit. Uy! Napalaban nalang bigla sa baba yun. Nabura yung DP. Dami ng Sue Party. Para, may di pa silang mabasagan dito ng tower. Ay, blink yung Pudge. Kalungkutan, kinumit pa kanila dito mga kaibigan yung Glyph. At si Ramses, pops yung kanyang BKB. Kaso, hindi makapag-dagger. Si Dak. Hindi makapag-dagger si Dak. Kaya abol yata siya rito ng Zoo Party. Pero si Roger doing it all to chase itong si Ramses. Namali siya ng guess. Kaya mabibation lang siya dito eh. Science. Wala-walang blink yung punch eh. Kung dalawa siguro sila nag-ahabol nun. Baka wala pa palang dagger. Ngayon pa lang. Paano kaya? So ngayon, Albert. Iiwas na naman yung outsiders dito. Iwas gaming. Ano yata? Over 40 na tayo? Over, basta 46. Mag 46 yata yung score eh. Oo, 46. Medyo malayo pa. Malayo pa. Dodge, team fight. Pero ito yung sinasabi ko, Daddy AA, yun. Even though nasa sniper yung Aegis of Immortal, di ba typically kapag yung carry mo, nasa kanya ng Aegis, high ground ka na mas madali, di ba? Pero hindi ganun si sniper. He's a very squishy hero na yung Rubik mo, isang lift lang sa kanya. Di ba? Pwede ka ma-out of position, di ba? There's a lot of tools na pwede mag-punish sa isang sniper. Kaya, it's still not going to be easy for BetBoom to end this game. Kailangan talaga nilang ma- team wipe yung outsiders dito or at least ma-force yung mga meta, roar, mga ganyan yung big spells bago sila maging kumpante na mag-high ground. Okay, so lang. Bilis ng clear wave nito eh. Kita mo naman yung creep equilibrium, pabor pa rin sa kabila. Meron pa rin tong black hole. Wala rin si mga kaibigan kung gagamitin. Roar! Game na tira DM. Kailangan niyang tumakas at umalis. Immediate TP out from the Beastmaster. Yeah, wala sila nang huli. Fortunately. Yeah, that's just a power of the Hawks. It's much easier for you to read yung sitwasyon or kung sino yung mga maparating na hero. Kaya mas na-anticipate or mas nakakagalaw ka na maayos. Pero yeah, outsiders, you know, talagang binubugulan nila yung BetBoom. They're just split pushing dito sa mapa. Buti nga, na-nerf na nga tong, yung gantong Beastmaster. Naalala mo yung Beastmaster nun? Yung mag-isa nagpo-push through Marax, yung sa mga Ancient, di ba? So, syempre, yung BetBoom, gusto nilang magsama-sama. Sa side naman ng outsiders, they actually have some really decent speed pusher. So, pwede silang ma-even up ng trade kung papatay-patay yung BetBoom dito mamaya. Ubus na pala yung racks nila, kinakain na ng neutral ng Beastmaster. Ang galing nga nila mag-play ng split, no? Na yung creep equilibrium, hindi talaga papaboard for the side of BetBoom. Ansinin nyo kami, ayaw nyo umuwi, ah. Eto, medyo kailangan nila Rubik. Okay. Ganims. Ni Roar. Nakahuli. Itong Earth Spirit, kaso, this hub yung kanyang Go Scepter. Magti-TP yung mga kampi. See, dapat ang mangyayari, Daddy A. Ang magti-TP pa uwi, huli yata ni Pudge. Okay. So, let's see. Nakita nila si Ramses. TP out. Tara naman sila pang-cancel rito ng BKB. Pero nag-war up na! Hindi niya na harap. Sayang. Ano pa rin naman nila yung split pushing nila, no? At least kung meron mamatay na hero, wala pa rin naman mangyayari around the map. Saka dapat ang mangyayari, ang outsiders yung mag-TV pa uwi, Daddy A. Ang nangyayari, yung BetBoom yung nag-TV pa uwi. Si Roger kasi. Oo, ginagawa kasi si Roger eh.
Pero yeah, outsiders, they're not, you know, they're not giving up. You know, they're finding ways na mapatagal tong game, you know, fighting team fight ng medyo even yung grounds. Eto na naman. Mm-hmm. Ano kaya maganda maagaw dito, no? Meron kang black hole plus exorcism, no? Dalawang spell. Agree mo naman nun. Naka-black hole ka mo nag-exo, no? Grabe ka naman nun. Hindi yung Rubik, di ba, pag naagaw niya yung dalawa? Hindi, ano nga lang, kahit, ano, daddy, eh, black hole sa karot, pwede na. Hindi na ganang greedy. Madali lang nanakokin yung rot, eh. Hmm, bagay. Diba? Asa, sa gitna ka ng black hole. Ano? Pero, ali, ang lambot niya, eh. Pag hindi mo nahuli yung tamang hero, makamatay agad si Rubik. Ano ba, magnetize. Magnetize, di ba, Earth Spirit Ulting? Oo, oh, pwede magnet, rin. Magnetize, tapos black hole. Hindi, kahit ano nga lang, eh, black hole into silence. Pwede na yun, di ba? So, kunyari, ba-black hole, ipagka-black hole mo, silence mo. Siyempre, that's saying na wala ng BKB yung ka-black hole. Assassinate. Kumbo ka na nun. Assassinate rin pala, maganda. Kasi may agsya, di ba? Hmm. Eh, but he doesn't have the damage, though, so. Ano nga, yung ano, yung shrapnel lang, pwede na, actually, medyo masakit din yung damage nun. Ang hirap ka talaga maka-high ground. Yeah, pero yun nga, wala nang age deep na yung BetBoom. So, yeah, exposed naman yung top lane. Pero like what I said, it's not gonna be easy for them to high ground. Galing ang ginagawa ni DM at saka ni, ano, ni Ramses. Yung split push siya map, no? Talagang two lanes pabor sa kanila. So, kung sumagat nga naman sa tier 3, talaga mapipilitan talaga mag-commit na mag-TP pa uwi. Kasi ganina, yung DP mag-isa, wala, hindi niya kinaya eh. Matay siya eh. Mata naman, uwi na naman ulit yung side ng BetBoom. Wala na naman ulit mangyayari. Ano kaya magiging laman ng next Roshan dito? Ano bang maganda? Refresher. No? Refresher sa Enigma. Oh. Pwede. Oh, pero naka-smoke yung outsider. Mm-hmm, tatangkiyan ni Roger. Pero yun nga lang ha, na... Nakahakbangan siya rito ni GPK. May, pero wala pang ages eh. Malayo-layo pa. May buyback din yung Earth Spirit, ha? Doon lang talaga nila, ano eh, mapipilitan, mapakomit na lumaban. Eh. Talaga sa Roshan. Baga wala nang no choice yung, ano eh, inside ng outsiders. Eh. Pero yung composition naman ng outsiders, kaya pa rin naman pumalag dito sa side ng, ano eh. Ng BetBoom? Oo. Oh, kasi ano eh, shrapnel, shrapnel. In the end of the day, mahuli mo lang si Sniper. Tapos... Okay, maybe hindi tapos. Pero, yeah, mahihirapan lang manalo yung BetBoom sa teamfight na yon, di ba? So, yeah. Easier said, syempre. Kailangan mo pa rin i-execute yun. Panigurado. Hindi lalabas si Sniper hanggat for sure, hindi pa secure. Ayan. Saka, yun nga eh, may black hole ka din, di ba? May black hole, may dismember, plus yung sa, pwede ka pang isave yung pudge. So, they have actually a lot of ways para protektahan yung Sniper nila. Ooh. Naku, nakuha pa ng rat. Pinakabalang. Shrapnel rat, no? Puro pang slow. No? Pero nakakainis yung kung nakuha ng Rubik yung hook. Oo. Punat ng pad. Grabe, umay. Mas madali ka mo sa kanila. Punat ng padjibar, oh. Uy. Sino lang mag-go time? Nagmeta si Ramses. Mas nadapag ng tombstone. Hindi siya makakabling ka. May, BKB. Tapos yung control, yes. Gamit na sa may roar. Pads running low. Kaso nga lang, mapapore stop. Makunat? May ano pa? Mag-up yung ano, Roshan! 13 seconds. Pero may black hole eh. Do you really wanna fight? Wala silang meta niyan? Malapit na siguro mag-war up yung meta? Natin siguro may kalahati pa. Ganun na. Ay. Pero kailangan mag-spell ng BetBoom dito. 2 minutes. Ay, matagal. Mukhang ayaw yan ito mapapasukin ni Gaben si Outsider, ha? BetBoom ba yung kinas natin? Yung laging nasa kanila yung double damage o hindi? Hindi, yung kay Aincrad yan eh. Saan ba sa Aincrad? Nalimutan ko na. Mind games lang, yata. Mind games yata. Laging pabor sa kanya yung double damage. Laging nakapur. Okay, alam nila. Perfect time para lumaban. Down yung metamorphosis, guys. Butterfly na yung ano. Grabe si Roger dito. Laging ganito eh. Oh, pero may hook. Ganun talaga yung play nila, no? Save lang ng mid-hook. Deward lang. So, yun, no? It's clear the area. Itong pudge na to. Just to learn! Oh, ito malang yung pudge! Naku po! Tapos pre-hit itong si Larl.
Kailangan na mag-descend siya ng mga ibigan. Nice meet you again. Grabe naman si Doc. And they caught itong si GP kay dun sa may Codly. 3 down for the side rito ng Outsiders. What's good for them is nakapag-split push na naman sila dun sa may map. Mag-split push sila sa map yung Roshan. Kalungkutan nga lang dito, 25 seconds mag-up. O in favor na naman for the side of BetBoom. Yes, yes, yes. Ayan guys, meron nga po pala tayong ESL mamaya, no? Ayan, kung gusto nyo po mag-check, Focus Fire Gaming, search nyo lang sa Facebook, pero... Yes, speaking of Focus Fire Gaming, ito na nga mga ibigan, gusto nga nilang i-focus yung si DM at saka si Ramses, kaso makakapag-disengage. Kung si DM, running into the low ground, wala naman silang vision kung nasaan itong Beastmaster, immediate mag-TP out ka agad. Yeah, this Pudge is becoming very, very problematic. Like, ang ganda nung ano, like, parang nangyari sa BetBoom, ano? Like, yung set of heroes nila, parang biglang nagbago. And then, adi, sa game, nagtatago ng strat. Tago ng strat. Pwede, oh. Kala natin, puro visage lang ang alam ng team na to, eh. Oh, gulat ka. Nagtutrol pala. May Pudge sniper, diba? Diyos ko, lords. Daming umiinit ang ulo dun, no? Anong sa visage? Sa Navi yun, eh. Na-reverse wave sila ng Navi. Tama ba? Kaya visage game. Kanina nga, natusin nila yung Navi, eh. Ooh! Tinig. Kanino ang ag sa Enigma? Kanino ang keso? Grabe sa Enigma lahat. Oh, Merry Christmas kay Notice, ha? Saya nga nun. Oh, nahuli! Grabe naman si Roger! Diyos ko, Lurge! Oy! Kinabit na rin yung roar, mga kaibigan! Here comes the Foreman Black Hole! Papalapit pa nga lang dito, mga kaibigan! And they have you repression! And Outsiders is in danger! Kailangan nalang tumakbo ni TM dito, yas, yung kanyang BKB! Grabe naman talagang paskong pasko for Notice! Yung double black hole, sulit na sulit. Ayan. Pwede nata silang umangat. Let's see. Buyback. Lahat dito, merong it's a yes for everybody. Gabi, Diyos ko, Liz. But then again, you have to commend the person who actually found si Ramses, which is Earth Spirit. Roger! Diba? Ayan, nakita niya. So, andyan na yung Royo. Oh, my God. When you thought. Just when you thought pre-kill na. Pero ito ah, yes, 3-man buyback. Let's see itong sniper isolated, pero na 4-stop. Yes, yung Aegis of the Immortal. Let's see kung paano siya poprotektahan ng kanya mga kakampi. Medyo malayo. Pudge coming in, biting itong undying. Habang si Ramses, inabot naman ng riding sa may left side. Yes, yung kanyang BKB. Toe-to-toe, head-to-head. Again, si sniper. Kaso nga lang, with the Mistbuster roar, sniper hindi makabanat, hindi siya maka-right click. Down at 100 seconds. Ramses ang kanilang target. Roger will come in. Yung buhay naman ng Pudge ito, running low, silence and terror blade. Habang aw, nako, si The Hawk namatay. So was another one for the side rito ng BetBoom. So, 3-man buyback from the side of ng Outsiders na burn down pa nila Aegis of the Immortal. I mean, it doesn't buyback. At least nag-buyback yung Outsiders doon, diba? Then again, that is a worth it buyback kasi almost na team po yung BetBoom dito. I'm just not sure kung... I don't think makakakuha ng kahit anong objective yung Outsider dito. Maybe they can force buyback themselves. I think kung mapoforce nila yung buyback sa bet. Oh, tingin ko ganun. Best case scenario para sa side ng Outsiders. Kaso, delikado. Pag namatay yung TB mo, it's a GG. Pangalawa, wala siyang metamorphosis. So, kapag nag-buyback yung BetBoom dito, they need to run away really fast. So, paano, Uncle? Saan nila bebaitin to? Kung kukomit ba sila ng buyback, ibibigay nila yung set of traps. Pero yes, yan, pinaforce nga nila. One buyback nga lang, ikukomit rito ng punch. Let's see, mga kaibigan. Sniper, do ba buyback? More. Mm-hmm. Ush, schoolers. Grabe yung mga hook ni Punch. May pakaba. Babasagan sila rito ng tier 4. Enigma Black Hole. 4 seconds, mga kaibigan. Pero tingnan natin. Kaya ba nila mag-buy time for this sniper? 15 seconds. And let's see. Punch jumping in. Here comes the Black Hole. Control nga nila yung Terror Blades! Ako napatay nila! Oh no! And itong DP heading straight doon sa may backlines! Full stop mga kaibigan! At Rubik is dead! And Rubik rather is alive! Kaso nga lang meron siya stolen black hole, ikukomit niya. As wala na siyang kakampi! 100 seconds down dito si... That's si it? Terror Blade! 100 seconds out itong si Rubik! Let's see mga kaibigan, 5 versus 2! Meron pang double cheese na pwedeng kainin itong side ng BetBoom! And Ishii! Oh, mukhang malinaw na yata na 2-0 to!
BetBoom just one game away. What? Sabi ko sa'yo eh, yung tumalo sa kanila nakaraan, meron na namang initials na B. And nag-deny sa kanila international eh. Biscos yun, di ba? Neto, BetBoom. Isa lang masasabi ko, Daddy. Ano yung to? Momentum nasa BetBoom. Nagtago kasi, ng strat? Isa pa yun. Diba? Like, actually, kahit ako, I mean, panigurado kahit yung viewers natin dito, di ba? They're thinking na, in the end of the day, this is still going to be outsiders. Kasi kung titignan mo, all throughout ng group stage, ng qualifiers na to, outsiders talaga eh. Like, they were the most dominated team. They haven't dropped any game. Mm. Pero mukhang BetBoom yata. Kasi ang magiging tinig sa lalamunan nila, Daddy. Pero nung last qualifiers, nung sa pa-major, tinalo din nila yung BetBoom eh. 2-1 yata yung score nun eh. So, parang on paper or base sa history, talagang yamado ang outsiders dito. Pero mukhang mas prepared ang BetBoom going into this grand finals. Nako po, nanginginig na yung mga dapat manginig sa out ng outsiders. Ko po, you are down at 2 games, no? So, ang way mo para mapanalo is ma-reverse sweep mo to. Yes. Parang, ano to eh, Daddy A eh. Alam mo yung parang ikaw yung LGD, umawad ka ng finals, ikaw yung dominating. Tapos, yung, ano pa yung tatalo sa'yo, yung galing sa lower bracket. Tapos, ang mga pa nito, ano? Tapos na sila. Na sila yung magkukwalify, di ba? Di ba? Yung outsiders. Oo, oh, hindi. Kawari, matalo sila. Kawari lang naman. Eh, at least yung poster nila, naka-reserve pa rin naman dun sa last chance qualifiers. Kawari. sabagay. Ah, Totoo yun. Tama ka nga dun. Na kahit matalo yung outsiders dito, lilipad pa rin sila papuntang Singapore. Mm-hmm. Di ba? So, magkakaroon sila ng last chance. So, hindi pa huli ang lahat. Pero syempre, ayaw mo na mapunta doon, Daddy. Hindi ko pa gusto mo mapunta doon. Diba? Oh, tama tayo. Syempre, as much as possible, doon ka na agad sa final team ng magko-compete sa TI, diba? Pero, easy lang kayo dyan, chat. Easy lang kayo, chat. Ano, hindi ko alam. At, kasi, diba, parang in-expect ng karamihan talaga dito sa bakbakan na to. Talaga, ah, wala, outsiders din yan. Pero, ay, nako. Hindi, ang ganda kasi nung pick eh. Like, una yung Pudge. Tsaka yung Sniper. I think that Sniper, honestly, just sealed the deal. Si Uncle Larl nga, no? Ngayon, Uncle Larl, Diyos ko po, nako. Pero pwede pa yung bubble, guys, ha? Gusto nyo mag-bet, ha? Sa rivalry. Marami pang open na ads dyan. Malay nyo, di ba? Oh, Diyos ko, Lords, habol na kayo, guys. Ano tatayan natin dito, Daddy, bago tayo magpaalam? Kasi mag-iba na po yung caster sa game number 3. Ah, pwede tayong bumit. Over 4.5 maps. Siyempre, eh. Over 4. Meron ba bang open? Naman sa all, direct. Over 4.5. Mag-game 5 lang, okay ka na. Wala. Specials. Taas mo pa, direct. Taas. Ha, hindi na open ang over point. Sa, yung sa match ba? Di ba doon sa match? Hindi. Sa all dapat yun. Baba mo pa direct. Baba mo. Ah, wala. Hindi na open. Ayan. Over 4.5. Over 4. Oh, 27. Oh, malay mo mag-game 5, di ba? Malay mo lang. Kung nakabet ka ng 1.5 sa BetBoom, parang 2 something yata ang ads nun. Oo, oh, kanina nakita ko yung game winner ng BetBoom, ay ng Outsiders, 1.20 lang eh. Ano yung match winner ng BetBoom? Baka 2.60 yata yun, mga ganun. Nako po, ang sarap nga na nakabit ng plus 1.5. Pero ayun guys ha, at the end of the day, hindi pa rin naman tapos yung ating bakbakan. Pero still, ito, 2-0, isang hakbang na lang yung side ng BetBoom para maipanalo. So, Ishi, ikaw ba? Meron ka ba ibang papalad? Saan ka ba nila napapanood? Saan ka ba nila makikita? Ayan guys, bago nga po pala ako magpaalam, ayan, please do follow me sa aking Facebook page, fb.gg/ishipcgaming or ishipz sa kahit anong social media. Search nyo lang po, ako po yan. Yun, sa akin naman follow nyo lang sa fb.awxe. So, thank you so much sa sumama sa amin dito. Meron tayong another set of casters for game number 3, JB and KJ.
Eh, kami ni Ishi, magpapaalam na. Thank you so much. Stay tuned lang kayo sa Kuya Nick. Magbabalik kami para sa game number 3 sa finals natin ng EEU Region TI Qualifiers.